My God, I hate trucks. Kasundaluhan ay hindi lagi nakikipaglaban. Ang kasundaluhan ay hindi naman laging patayan ng gusto. Lumalaban lang ang kasundaluhan kasi pinapatayin ninyo ang iba sa kanila. Inaambos kahit na nagbibigay ng mga relief goods. Tigilan na po natin ito. Kami pong rebel returnee sa bansa ay patuloy na nagmamakaawa at naniniklop tuhod sa inyo, nanay, tatay, kuya, ate. Magtulungan po tayo. Magpapasko, magbabagong taon. Yakapin ninyo po ang inyong anak. Ibabaan nyo po sila. Tulungan nyo po silang magbagong buhay. Pakikipagbaka, kikipaglaban dito sa mga komunistang rebelde, matatapos ito sa pagtapos naman ng termino ni Presidente Duterte sa 2022. Eh talaga naman, eh dapat naman talaga, alam nyo, talaga, it's about time na talagang magbalik loob na kayo sa lipunan. Go back into the fold of society and the law. Wala akong mangyayari. Mamamatay lang yung mga ni-recruit nyo. Kapangihinayang naman ang babata, punong-puno ng idealismo. Napaniwala nyo sa inyong mga doktrina. Tsaka, yung mga pamilya nyo, hindi nyo ba naiisip yung pamilya nyo? Di ba palagi natin sinasabi, the fact alone, masyado nang matagal yung pakikipaglaban nitong grupong ito, 54 years na wala naman nangyayari. Libo-libo na ang namatay na Pilipino. Namatay at napatay. At yung mga pamilya nila, siyempre, lumuha. Nagdalamhati. Nag-grieve. On both sides. Samantala yung mga leader nyo, gaya ni Joe Masison yun, nagpapakasarap doon sa Netherlands. Kaya buksan po ninyo ang yung mga mata, ang inyong isipan, ang inyong mga puso. Tumugumpo kayo sa panawagan ni Presidente Rodrigo Roa Duterte na inaalok kayo na magbalik loob na kayo. At kayo ay aalagaan ng pamahalaan. Yung pong mga sumuko sa inyo, maganda na ang kanilang mga buhay. May sarili na silang mga bahay. Nabigyan na sila ng mga ayuda. Ang iba sa kanila na karoon na ng mga trabaho. Ang iba bumalik na sa kanilang pagsasaka. Ang iba naman kung anong dati nilang trabaho. O di, ngayong Pasko, kakasama sila. Masaya. Wala nang agam-agam, wala nang iniisip. Buhay ba itong aking asawa, anak, na umakyat sa bundok, sumama rito sa mga rebuilding ito? Kung makikita ko ba itong buhay? O yan, yan. Yan po ang dapat na nasa isip. Ikaw, bayan muna, Representative Carlos Zarate. You're a hypocrite and a chauvinist pig. Alam ba nyo, natuklasan ni Presidente Duterte na ito pa lang si Congressman Zarate. Merong anak na pinag-aaral sa Europe. Aba, may kailangan. Marami kang euros. Marami kang dollars.
Kaya ang tanong eh, saan ka kumuha ng pera? Sabi ni Presidente sa kanya, eh ang sagot niya yata daw ni Congressman Sarte, ba, pinapag-aaral yun ng lola niya. O, kaya lalong umalma si Presidente Duterte, anong lola? Eh matanda na yung nanay mo, wala namang trabaho, wala namang income. Sabi tuloy ni Presidente, baka naman yung ginagamit mo dyan sa pag-paaral ng anak mo. Eh nakukuha mo yan doon sa mga pondo ninyo dyan sa galing sa pangingikil ng mga NPA. Dahil kung sweldo mo lamang, pag-uusapan, eh, I don't think na mapapag-aral mo yung anak mo sa Europa. Eh, ito daw anak mong si Sandro has been flying all over Europe. Kaya, huwag mo na raw bulahin ang taong bayan. O eh ngayon, hinamong ka pa ngayon ni Presidente. Ako, tayo kang bata ka. Sabi niya, magharap tayo. Tayong dalawa lang. O gusto mo, isama mo si Trillanes. Bigyan ko ng security. Sabi niya, you have an incongruity sa ideology mo. Kunyari, galit ka sa mayayaman. Pero ang ginagawa mo, pang mayaman. Itong si Zarate, walang pera. Itong si Zarate, napapaaral sa ang anak niya. Ayan, yan ang pera. Kaninong pera galing niya? You better answer that. Carling, Zarate. Kaya sabi niya, ikaw Zarate, you're a hypocrite. Presidente ha, Presidente Duterte ang nagsasalita. You are sick. May sakit ka. You're on top of it all. You are a chauvinist pig. Gusto mong kumausap sa akin? O, sige, tayong dalawa lang. Gusto rin kitang kausapin. Tawagan mo si Bong. Si Bongo yun. Gusto mo, akit ako sa bahay ninyo. Gusto mo? Saan? Saan? Sabihin mo. Dito sa Manila o kung saan ka man nakatira, mag-usap tayo. Huwag na yung mga NPA, NPA, komunista, komunista, lalaki sa lalaki. O, naku, inahamong ka na suntukan. Gusto kitang makausap. Hindi naman niya sinabing na mo ka ng sundo. Ha? Gusto niya lang makausap ka. Tanggapin mo ah. Kung ako tatanggapin ko, uusap lang naman eh. Sabi niya, kung gusto mo, bodyguard, sama mo yan si Trillanes na nagtatapang-tapangan. Tapang-tapang daw. Pagkatapos, karinig na ng putok, sumuko agad dun sa kunya. Nabola pa ang mga kababayan natin. Nayalal na. Senador, ayun, wala namang ginawa ito, kundi batikusin ang mga administrasyon na nagdaan, pati itong administrasyon ito. Except yung nakaraan, naku, ay kakampi niya, si Pinoy. Kita mo, nagpunta pa siya sa, saan ba siya nagpunta sa China? Ano yata nag-umpisa yung gulo ng mga South China Sea dahil sa kanya. Sabi niya, sige, sama mo yung bodyguard, sama mo yung si Trillanes. Pero ako, mag-isa lang ako, dalawa kayo. Oh, totoo yan. Alam niyo naman to si Presidente. When he says it, he does it. He walks his talk. Palamin niyo ang media kung saan. Sabi niya, hindi ako magsama. I will order my security people to go away. Bastos ka, Sarte. May ginawa kang bastos. Bastos ka.